So what's up mga kahabi? So for today's video ay mag-a-answer tayo ng mga katanungan, mga question ng ating mga kahabi. Usually ito ay mga PM sa Facebook at saka sa YouTube. Matagal na to kaso ngayon ko lang naisipan na i-vlog kasi na-test ko dito eh. So sa ating title is pwede ba na ihalo ang koi at saka goldfish sa pond? So sinabi pond, hindi sa aquarium. So instances nito is swakto sa ating pond kasi sa pinsan ko to. Shoutout kay Ate Nanit Ungab at saka kay Kuya Jonathan Ungab. So sa kanila tong pond na to, so nag-maintain na ako sa pinsan ko. So by the way, itong mga koi na to is malalaki. So nilagay ko ang mga goldfish dito din pero nagtatago sila. So possible ba na pwede ihalo? Pwede, pero may pero yan mga kahabi. Kasi ititest mo yan muna. So kung uranda, itry nyo muna yung medium size na goldfish kasi kung ang mga koi nyo is mga 10 o 6 to 12 inches, may possibility na kapag nagutom sila ay papapakin nila ang mga isda, lalo na ang mga goldfish ay slow swimmer sila. Pero meron ding goldfish na bawal talaga sa ganitong mga koi pan kahit na malaki pa sila. At yun ay natry ko na sa aking pan sa bahay dati. Ang goldfish na yun ay yung ping pong o pearl scale. So bawal talaga siya ihalo sa mga koi. Lalo na pag ganito kalaki. Kasi yun sa akin is around meron ng mga 6 inches hanggang 12 inches lang yun na mga koi. Tapos nilagay ko kasi nagtitest lang ako ba. Although yung mga goldfish, mga ping pong is around 3 at saka 4 inches yung malaki na talaga. Kaso nasa ibabaw lang sila kasi ang mga ping pong pearl scale is dapat yan hindi malalim ang tubig gaya ng mga rancho. So pero mas ano siya sa rancho, ang rancho is ano pa, mga survivor pa yata yung rancho kaysa ikumpara mo sa pearl scale na dapat talaga goldfish. Kung maghalo ka man lang ng goldfish dyan, goldfish to goldfish na lang talaga. Kaya nga pagbalik ko ng isang araw nun, nung chinek ko balik, ang isa lang natira pero ang isa ang mga buntot niya is wala na talaga, at saka may sugat-sugat na. Yung dalawa is patay na talaga, nakahati na ang katawan kasi dahil sa mga koi. No, tag 10 inches yata ang nakadali at saka 12 inches. Pero dito, meron ng mga 20 inches dito. So, bawal na bawal talaga yan. Pero dito, pwede siya sa oranda. So, natry ko sa oranda guys. Sa rancho, hindi pa. Pero sa oranda, meron ng malaki dito. Lumaki talaga siya dito. Kasi overcrowded na sa aquarium sa aking pinsan. So, nilagay ko dito. Lumaki siya hanggang, ano na yata dito? Mga 4 inches na yata siya dito. Paglagay ko dito, mga 2.5 to 3 inches. So, ang laki ng tinubo niya dito. Kahit na papakita ko sa inyo kasi nakatago siya eh. So, dito lang siya mga kahabi. So, dalawa lang nilagay ko dito. At saka male at female to kasi. Ayan, hindi pa. Against the light tayo. Ayan. Kung nakikita niyo yan, medyo malaki na talaga yan. So, kunin natin yung isa. Para makita nyo lang mga kahabi kung ano ba ang nilaki nito. Ayan. So, ang sa mga yung nagtatanong, pwede talaga ito. Ayan. Lumaki siya hanggang parang jumbo o large size na yata. Ayan. Hindi lang talaga siya pang competitions na goldfish. So, ayan.
Yan. So kung tingin nyo, lumaki na. Lumaki talaga siya. So paglagay dito is kalahati lang ng katawan niya. Malila yata ako, parang ano na to ah. 4 inches na ang body size niya, 4.5. Kasi hanggang dito eh. Hanggang dito. So, diyan lang sila nagtatago, pero mayroong mga lumot yun oh. Yun yung kinakain usually nila. So, pwede siya, possible. So, maglalagay ulit tayo dito ng isa pa, kaliko yata ang ilalagay natin para meron naman tayong observe. Kasi ito ay successful na. Maglalagay tayo ng mga maliliit pa dito, mga around small size lang para tingnan natin ang progress niya. So, aside sa goldfish, meron talaga nilalagay ito gaya ng ano niya, no? Mga angel fish. Yung angel fish, talagang pwede yan. So guys, ang itry natin ilagay doon sa pan is ito yata kasi maganda. Tiger. So ilalagay natin. Ayan. So dito natin ilagay para makita, para ma meron siyang kaibigan dyan. So ito yun. Nasa around 2.5 inches pa lang ito. So nilagay na natin. So nandiyan na siya. Ayun. So tingnan natin kung ano ba ang progress nito. Palagay ko, lumabas siya. Easy tayo dyan. So i-update ko kayo kung ano ang progress niyan. Baka isusunod natin ang rancho sa susunod. Pero randa muna ngayon guys, kung effective ba. Kasi effective sa dalawang ito, baka try natin sa kaliko. So, yun lang muna nga kahabi. So, yun lang mga kahabi. So, shoutout muna tayo kay Philippines Republic. So, vlogger siya. Kung gusto nyo nang mapanood yung vlog niya about goldfish, at saka meron siyang mini GO na goldfish grow out challenge sa goldfish. So subaybayan niyo din ang kanyang channel guys. Maganda din ang mga content niya sa goldfish. Almost goldfish lahat siya. So and shout out din kay Richard Lustre yung na-vlog ko sa Jerome Barangay Lapu-Lapu Agdao Davao City. So shout out sa imo Hagaw. So musuri ra ko balik ra rin. Shout out din sa pinsan kong si Joe Paxtero. Joe Paxtero. Baka sa susunod na naman mag-update tayo sa kanyang mga isda. So yun lang mga kahabi, and see you sa salamat sa panonood and God bless.